Nakangiting nagkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nang magkita sa Sorsogon. Sa kanyang mensahe, binigang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa panahon ngayon. May report si Jonathan Andal. Bongbong Marcos, Leni Robredo, Cheese Escudero naglaban-laban sa pagka-vice presidente noong eleksyon 2016 kung saan si Robredo ang nagwagi. At sa presidential elections noong 2022, magkatunggali ulit sina Marcos at Robredo kung saan nanalo naman si Marcos. Kanina sa inaugurasyon ng Sorsogon Sports Center, muling nagtagpo ang landas ng tatlo. Sina Pangulong Marcos at dating Vice President Leni Robredo nagkamayan at nagngitian. Ang nag-imbita kay Robredo na salubungin ng Pangulo sa pagtitipon ang tubong Sorsogon na si Senate President Cheese Escudero. Para kay Escudero, naging maiksiman ng muling pagtatagpo ni na Robredo at Marcos, symbolic naman ito. So kaming tatlo actually may kasaysayan. Symbolic yon dahil sa sports arena kami nagkasama-sama, an odd trio, di ba? Sa karera ng politika, alalahanin natin yung pagiging sportsman, yung pagtanggap ng maluwag kung sino ang magwawagi mananalo ng medalya man o sa kasong ito sa halalan. Sumalubong din sa Pangulo si dating Senador Bam Aquino na naging campaign manager ni Robredo noong eleksyon 2022 at pamangkin ng pinatay na si dating Senador Ninoy Aquino na naging katunggali sa politika ng ama ng Pangulo. Tingin ko rito unang hakbang tungo sa ika nga paghilom ng kung anumang sugat. Lalalahanin ninyo, anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political, hindi personal. Ayon pa kay Escudero, magsasama dapat sina Marcos at Robredo sa entablado para panoorin ang isang dance performance. Pero kinailangan ng umalis ni Robredo para sa kanyang appointment sa Naga na 3 oras daw ang layo sa Sorsogon. In fact, inintay lamang talaga niya na dumating si Pangulong Marcos bago siya tuluyan tumulak pabalik ng Naga. Wala naman siyang eroplano o chopper, so watch siya lang. Sa talumpati naman ni Pangulong Marcos, binigyan diin niya ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Pagkakaisa ang hangad ko para sa isang mas mabisa at epektibong pamamahala. Maaring may pagkakaiba tayo sa paniniwala at sa opinyon, ngunit alam ko na tayo ay pinagbubuklod ng iisang hangarin na may angat ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Tumanggi si Robredo ng subukan naming makapanayam tungkol sa pagkikita nila ng Pangulo. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita, bibigay galang lang na she was there for the event and tumating ang presidente, siyempre sasalubungin niya. Si VP Leni naman has been very very clear na anumang healing, anumang reconciliation, kailangan nakatungtong yan sa hustisya at sa prinsipyo. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naniningil daw ng utang ang babaeng pinatay sa saksak sa Mauban, Quezon. Ayon sa mga pulis, may lending business ang biktimang si Michelle Pajarillo. Pinautang niya ang mag-live-in partner kung saan bahay ang collateral. Pero nang puntahan ang bahay ng magka-live-in para maningil, nakulitan daw ang mga ito at sinaksak siya sa dibdib. Tumakas sa mga sospek pero sumuko rin sa pulisya kalaunan. Sinampahan sila ng reklamong murder. Kunesyon sa kamera ang paggastos ng Office of the Vice President ng 16 na milyong pisong confidential funds para sa pagrenta ng 34 na safe house sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Batay sa OVP Accomplishment Report, may 2 safe house na binayaran ng 1 milyong piso. May mga safe house ding binayaran ng 250,000 pesos at 500,000 pesos kada isa. Ang pinampondo riyan ay bahagi ng 125 million peso confidential fund na ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw. Acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP sa Commission on Audit at ang ilan, walang nakalagay na pangalan ng tumanggap ng bayad. Meron ding hindi mabasa ang pangalan at may hindi permado. Sabi ng COA, wala silang ibang detalye tungkol sa mga safe house. Ang nakasaad lang daw sa OVP Accomplishment Report para umano ito sa ligtas na pagpapatupad ng OVP initiatives at confidence building. Noong 2023 naman, umabot sa 37 million pesos ang confi funds na ginastos ng OVP sa safe houses. Pinasubina na ng komite ang 6 na opisyal ng OVP na hindi nakadalo sa pagdinig. Sa isang pahayag, nanindigan ng OVP na hindi kailangan ng pagdinig dahil hindi umano ito in aid of legislation. Dahil dyan, hindi raw kailangang dumalo ng mga opisyal sa pagdinig.
isinumite na rin daw nila sa komite ang kanilang tugon. Aplikasyon para sa jeepney consolidation program muling binuksan dahil sa pakiusap ng Senado. Hanggang November 29, pinapayagang magsumite ng aplikasyon ang mga unconsolidated jeepney driver at operator. Hiling na house arrest ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court. Ayon sa abogado ni Quiboloy, sinabi raw ng korte na sakaling may health emergency, may general hospital sa loob mismo ng Camp Crame kung saan pwedeng isugod si Quiboloy. Inaapila raw ng kampo ni Quiboloy ang desisyon. PNP CIDG nagsampa ng reklamong sedition at inciting to sedition laban sa abogado ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion, Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Eleanor Cardona, dating NDF LCAC spokesperson Lorraine Badoy at iba pa. Bunso dito ng umano'y pagharang nila sa pagsisilbi ng warrant kay Quiboloy. Tinawag itong sidetracking issue ni Torion at hindi raw siya nababahala rito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mungkahi ni Senator Risa Ontiveros ang Committee of the Whole o lahat ng mga senador ang mag-imbestiga sa war on drugs ng Duterte administration. Kasunod yan ang plano ni Senator Bato de la Rosa na magsagawa ng sariling imbestigasyon tungkol dito. Ayon kay Ontiveros, mas panatag at mas maienganyon to domestigo ang mga biktima ng war on drugs kung ganito ang gagawin. Para naman kay Senator Amy Marcos, mas mainam kung idederecho sa korte ang usapan. Tingin ni Senate President Cheese Escudero, hindi magandang ideya na manguna sa imbestigasyon ni De La Rosa na nooy PNP chief na unang ipatupad ang war on drugs. Tatalakayin din daw ito ni Escudero, kina De La Rosa at Senator Bongo sa weekend. Posibleng maisama na sa PhilHealth coverage ang salamin sa mata bago matapos ang taon. May report si Von Aquino. Nearsighted at may astigmatism ang 31-year-old call center agent na si Colleen Garcia. Gumastos siya ng 4,000 pesos para sa prescription glasses. Malaking bahagi ng kanyang budget na sana raw, ginagastos na lang niya sa kanyang limang anak. Ang katrabahong si Jason Umali nakakaramdam din daw ng palalabo ng mata. Wala ring budget kaya ang gamit na reading glasses, hindi prescribed ng doktor. Ang prescription glasses gaya ng kailangan ni na Colleen at Jason, pinag-aaralang isama na sa PhilHealth packages. We are studying right now on the inclusion of prescription glasses in response to request and clamor of our members and lawmakers. Hopefully, before the year ends po, ay may palabas natin ang polisiya na ito. Single mom ako, syempre pinag-ipon ako muna bago ko makapagpagawa ng salamin. So kung may ganyan po silang programa po, mas maganda po. Makakatulong din naman po siya, lalo na po kung libre po. Base sa pag-aaral ng World Health Organization, 50% ng populasyon ng mundo magiging nearsighted pagsapit ng 2050. Base sa 2018 Philippine Eye Disease Study, 1.98% ng ating populasyon ay may visual impairment at mahigit 2 million ang partially blind. Ang Integrated Philippine Association of Optometrists tutulong sa PhilHealth sa paggawa ng guidelines sa package. Mas makakatipid po tayo, lalong-lalo na yung PhilHealth, kung napiprevent po yung mga diseases by providing services that would prevent blindness. Sa phase 1 ng package, ang mga bata raw ang uunahin, lalo na ang mga mag-aaral. Yung EOR sa bata po, yun na, nearsighted or farsight po sila, nakaka-apekto po yun sa kanilang academic performance. Bago matapos ang taon, target ding maisama ang dental services sa PhilHealth packages. Primary care, pagdating po doon sa ating dental hygiene, purification, paglilinis, yun po yung tinitingnan nating maisama sa dental package na outpatient naman po. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdadalamhati ang fans sa pagkamatay ng One Direction member na si Liam Payne at age 31. Base sa imbestigasyon, nahulog si Liam mula sa balcony ng kanyang third floor hotel room sa Buenos Aires, Argentina. Bago nito, ni-report ng hotel na may lalaking agresibo at maaring nasa influence ng drugs o alcohol. Inaalam pa kung aksidente ang nangyari.
Ilang araw bago nasawi, nanood pa si Liam ng concert ng kagrupong si Niall Horan sa Argentina kasama ang girlfriend. Good luck, Mr. Horan. I'm very proud of you. Ilang oras bago lumabas ang balita ng kanyang pagpanaw, na-upload ang video na ito ni Liam sa Snapchat. Kuha ito sa Argentina, pero walang binanggit ang British singer kung kailan ito kinunan. Morning, everybody. Dati nang naging open si Liam sa struggles sa mental health at alcohol para raw makakope sa pressures of fame. Fame can mean a few things, and like, I often think that people hold like a certain... It's the world celebrity. After 18 months, lumabas na ng military si J-Hope ng BTS. Sinalubong siya ni Jin at ng iba pang army. Labis ang pasasalamat ni J-Hope sa mga sumuporta at naghintay sa kanyang pagbabalik. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.